ng forever nyo, doon sa impyerno may forever. At ang pangalawang nakakatakot sa impyerno ay hindi po yung physical torture, yung mental torture. Dahil ang impyerno ay lugar ng forever regrets. Lahat ng mga tao sa impyerno ay umiiyak, hindi sa sakit ng init lang, kundi dahil sa isip nila, sana pala naniwala ako, sana pala nakinig ako, sana pala nung kumatok, naniyaya ako magsimba, sana pala hindi ako nagmatigas, sana pala hindi ako nagmayabang, but it's too late. Sana pala nagpapaptize ako, sana pala nagpa-Bible study ako, sana pala hindi ko tinatawanan yung pastor doon na nagsasalita. Kaya merong krusada na ganito. Bakit hindi po biro ang impyerno? Totoo po ang impyerno, mga kapatid. Sa impyerno, walang wifi doon, walang mobile legends doon, walang call of duty doon, walang pastor doon, walang mama doon, walang presensya ng Diyos, walang grasya ng Diyos, walang prayer, walang worship. Nung nalulunod tayo sa kasalanan, hindi religious do's and don'ts ang magliligtas sa atin, hindi Ten Commandments, si Jesus mismo stoop down to our level and rescue us. Kaya hindi namin kayo binibigyan ngayon ng religious lesson. Ang binibigay namin ay si Jesus. John 14:6, si Jesus lang ang pinaka nag-claim, I am the way, I am the truth, I am the life. Religion can improve your life, religion can enhance your life, but only Jesus can give you eternal life. Hanap ng Diyos ng matuwid na tao na willing to stand in the gap para po patawarin ang kasalanan natin. Hallelujah. But the Bible says, there is none that doeth good, no, not one, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mahal na mahal tayo ng Diyos na hindi niya matiis na makita ang ating mga kaluluwa na papunta sa dagat-dagat ang apoy. Hindi matiis ng Diyos na makita ang kaluluwa ni Ernestadio papunta sa impyerno. He become like us without sin, and He become like us so we could become like Him. Behold the Lamb that will take away the sins of the world. Wala nang ibang animal na iaalay, si Jesus na ang mamamatay for us. Magpasalamat kayo na namatay si Jesus. Dahil kung hindi siya namatay, tayo ang matagal ng patay. At kung hindi mo pakilala si Jesus, papakilala ko sa iyo, He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. He's the Heavenly Father. He's the Prince of Peace. He's the Lord of Lords. He's the Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Chukenu. He's the Rose of Sharon. He's the Lily of the Valley. He's the Bright and Morning Star. He's the Water that you drink and never thirst again. He's the Lion of the Tribe of Judah. He's the Rock of all Ages. At alam niyo ba anong good news? Nandito si Jesus ngayon.